ay lubos na namamangha sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Salamat po sa mga pangako mo. Tunay nga po ang iyong mga salita. Hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Sa hirap at ginhawa. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na gumagawa ng kaparaanan. You make a way even there seems to be no way. Sa pansan, patingin namin parang wala ng daan, wala ng paraan. Pero Panginoon, kung matuto po kaming manalangin, magtiwala sa inyo, Lord, binubuksan mo ang daan. At kahit hawiin mo ang dagat, makaraan lang yung mga anak ay gagawin mo. Kahit patigilin mo ang ikot ng mundo kung kinakailangan. We thank you. Dahil ikaw ang Diyos na nakilala namin. Tapat at mabuti. Diyos mapagmahal, mapagpatawad. Kabila ng marami naming mga pagkukulang, mga negligence, kapabayaan, katigasan ng ulo, ngunit lubos po kami nagpapasalamat. Dahil ang pag-ibig mo, katapatan mo ay laging sariwa tuwing umaga. At dahil dyan, O Diyos, mas nais namin ay bigyan ka ng papuri. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that we give you, we worship you in the spirit and in truth. Tulungan niyo po kami na huwag magtago sa pagkukunwari dahil wala naman po kaming may tatago sa inyo. Lord, salamat po sa biyaya mo ay sapat sa amin. Sa aming kahinaan, nahayag ang iyong kabutihan. Nahayag ang iyong biyaya, O Diyos. Kaya sa umagang ito, patuloy po kami na lumalapit sa trono ng iyong biyaya, gaya ng sabi po ninyo, Lord, mingi po kami, Panginoon, ng mga bagong kapahayagan, pagkat sabi mo, mga salita mo, ang pag-amin ng aming espiritual na buhay, pagkat hindi lamang po kami sa tinapay na bubuhay. Kaya ngayong umaga, muli nais naming marinig ang tinig po ninyo. Dahil alam po namin, ang tinig mo, Diyos, ang salita mo, nagpapalaya, nagbibigay buhay, sapagkat ang salita mo ay espiritu at buhay. Kaya ngayong umaga, Panginoon, buhayin mo ang aming mga espiritu kung natutulog man ito, ang aming mga espiritual na buhay, mga patay mo, buhayin mo, Panginoon. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos. We invite you. Lord, hinahayaan ka namin sa umagang ito, sa araw na ito. Lord, narito man sa lugar na ito, nanunood man sa online, nakikinig man siya. Ngayong umaga, abutin mo, Panginoon. Lord, hinihiling namin, magpalaya ka, magpagaling ka, Panginoon. Git sa lahat, magligtas ka, O Diyos. Lord, magbago ka ng buhay. Pagkat yan ang nais mo, Panginoon. Lord, we thank you so much. Palalayain mo kami ngayong umaga. Lord, sa lahat ng aming pagkukunwari, sa lahat ng aming mga, Lord, kapabayaan, maging din po, O Diyos, even in our bad habit, Lord, that will destroy, na sumisira sa aming buhay. Lalo na sa aming buhay espiritual. Ngayong umaga, sinusuko namin to sa inyo. Lord, putulin mo, O Diyos, palayain mo kami, pagkat ikaw ba ng Espiritu ang inahayaan namin kumilos at wala nang iba. At sinabi mo, where the Spirit of the Lord, there is freedom. Lord, we accept the freedom from you, Lord. Kalayaan, Panginoon, na sa iyo nagmumula. Kalayaan, Panginoon, na magbibigay sa amin ng tunay na kaligtasan, kapayapaan, kagalakan,
na di kayang ibigay ng mundo. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy kong dalangin sa iyo, Lord, bilang iyong lingkod. Lord, I pray your word be confirmed, gaya ng sinabi mo, Panginoon. Patutunayan mo ang iyong mga salita. Binabantayan mo upang ganapin ang layunin ng pagsugo mo sa iyong mga salita. Kaya ngayong umaga, nananalangin po ako sa inyo. Sino man ngayon ang tatanggap, maniniwala, Lord, makikinig, Lord, susunod sa mga salita mong ito, Lord, patutunayan mo. You confirm your word, confirm your promises, Lord. Fulfill your promise. Dahil hindi ka sinungaling na Diyos. Ikaw at ang iyong salita ay iisa. Dahil ikaw ay banal na Diyos. Kaya sa umagang ito, muli taos puso namin na binibigay sa iyo lahat ng mataas na parangal at papuri. Pagkat ikaw lamang ang dapat tumanggap nito. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng pinagpala ng Diyos ay pumalakpak. Okay, pwede na tayo makaupo. Salamat sa inyong pakiki-cooperate. Yan. Ako'y nagpapasalamat din po sa Lord. Yan. Medyo nahirapan na ako sa ginagamit kong cellphone. Pero salamat sa Lord, meron akong Father's Day gift. Yan. Kaya, I'm not expected, pero yan, ang Diyos ay nakita niya. No? So, nahirapan na ako sa cellphone ko eh. Kaya, binigyan niya ako ng Father's Day gift. Yan. Thank you sa... So, ngayon ay pinag-uusapan po natin kung inyong matatandaan ang isang tanong na siguro ay tanong ng lahat o kung mayroon mang hindi pa nagtanong ay salamat sa Panginoon. Diba? At sana hindi ka na magtatanong. Diba? Pero kung natanong mo na to, gaya ng sabi ko po noon, hindi ko pinapangako 100% but I pray na makatulong ito para matugunan o matugunan ng Diyos kung ano man yung pwede nating mga katanungan at hindi lang makatulong para tayo ay gumaling o ano paman, kundi makatulong ito para lalo nating makilala kung sino ang Diyos at maging daan na lalo tayong magtiwala at lumapit sa Panginoon. Amen? Na siya lang dapat, di ba? Ang lubos at ganap nating pagtitiwalaan. Ang maraming mga bagay sa mundo na hindi natin kayang abutin, arukin ng ating pag-iisip. At hindi natin kayang tugunan na tanging Diyos lang may alam. Kaya yan ay ginawa talaga ng Diyos. Kung baga sa mga company ay mga tinatawag nila na safety measure o pamamaraan para hindi mo naman lahat malaman, di ba? O ano, yung may mga ganong scenario. Kaya, yung tanong natin na bakit kahit mga matuwid ay nakakaranas din ng suffering, ng paghihirap, di ba? At binasa natin ng mga nauna, kung natatandaan ninyo, na hindi lang tayo, kahit ang mga man of God o mga sa Biblia ay may mga tanong din ganun. Di ba? Na nakita nila yung nangyayari sa paligid. Kaya nagtatanong din sila sa Panginoon. Kaya nga sabi ko ay hindi huwag tayong matakot at hindi masamang magtanong sa Diyos. As long as na naghahanap ka talaga, hindi ka naghahanap ng mali. Kasi sa Bible, kahit especially nung panahon ni Jesus Christ, yung mga tao noon, pumupunta sa Kanya, nakikinig sa Kanya, hindi para maniwala o hindi para matuto, diba? Manampalataya, kundi nakikinig sa Kanya para maghanap ng butas, maghanap ng kamalian na pwede nalang ibintang, iparatang, ikaso kay Jesus. Yun yung dahilan. Kaya mayroon na yung maling pagtatanong.
Okay? Pero kung tayo nagtatanong dahil totoo, dahil gusto natin mas makilala o ano paman, ay maganda po yun. Okay? So, una, mayroon tayong mga dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay na kung minsan hindi natin in-expect na pwedeng mangyari pero nangyayari. So, una, mayroon tayong tinatawag na natural law. Diba? Kung natatandaan ninyo. Ito yung mga batas na inilagay talaga ng Diyos kahit ng isang inventor o ano paman, sabi natin noon, reviewin lang natin sandali para sa mga wala noon o para baka nakalimutan nyo na. Ito yung magiging protection niya. O kaya naman, ito yung paraan para magamit mo siya, ma-maximize mo yung potential ng isang gadget o isang nilikha o isang creator o isang created. Creation, sorry. Diba? Invention. Yan. So, ang Diyos, tayo din ay nilikha niya. Kaya mayroon din tayong tinatawag, di ba, sa pag bumili ka ng gadget, ng appliances, mayroong kasama yung manual. Di ba? Kailangan basahin mo yun, sundin mo kung ano yung mga nandoon, andun yung mga law, mga natural law na inilagay niya, naka-built-in na yun. Kaya kailangan mo ng manual. Gabay. Di ba? Pero ngayon, siyempre, hindi na kailangan manual. I-search mo na sa Google. Di ba? Makakatulong na rin. Pero kahit pa ganun, may manual pa rin kasama yan. Kasama talaga yan. So, sa buhay natin, mayroon din tayong manual. Diba? Kaya yan ay binigay ng Diyos sa atin para malaman natin paano magamit, ma-maximize ang buhay, ang talent, ang capability, ang capacity na mayroon tayo. At may mga law na ito yung mga pag nangyari, ma-maximize yung potential na mayroon tayo. Diba? Kaya ngayon, yung tamang pagkain, tamang pamamahinga, mga batas yan, mga dapat na sundin. Diba? Na madalas ay nakukuha natin, nadi-disobey. Pero tandaan natin, ang law ay ginawa yan, especially the natural law, para maproteksyonan tayo o kaya naman para ma-maximize yung potential na meron tayo. Sayang naman yung gadget mo, ang ganda-ganda, tapos di mo alam paano gamitin. Tama? Binili mo pa ng napakamahal. Tapos, di mo naman alam paano gamitin. Diba? Pwede ka palang magpicture doon. Diba? Titiis ka, nakikipicture ka sa iba. Diba? Pero yung gadget mo, cellphone mo, ang liwaliwanag ng picture. Bakit di mo nagagamit? Kasi di mo alam. Diba? So, yun yung mga sinasabi natin. Kaya mahalaga, alamin natin yung mga natural. And then, mayroon din mga tinatawag na man-made law. Ito yung mga criminal o kaya civil law na ginagawa sa isang bansa, isang community, etc., etc. So, ito yung bagay minsan na kahit ang mga righteous man o kahit ang mga Kristiyano, siyempre, ay hindi na-exempted. Di ba? Kasi, batas yan eh. Di ba? Kaya, kahit sa mga ibang bansa, kahit ang mga disciple nung kanilang kapanahonan, nabiktima sila ng batas na ito na ginawa ng tao. Kaya anong sabi ni Peter, nung hinuli sila at kinulong at binawalan, sige, pakakawalan namin kayo, pero huwag na kayong magtuturo patungkol kay Kristo. Ha? Pero anong sabi ni Pedro, it's better to obey God rather than man. Hindi nyo kami mapipigilan. Mas naisin naming sumunod. Kaya ang man-made law, mayroon niyang barometer, parang hangganan. Kung above na siya, di ba? Kailangan mas above yung divine law o yung spiritual law. Di ba? Kaya sabi nila, sabi ng Bible, even the Bible, sabi niya, children, obey your parents. Tama? That's law. Spiritual and even diba, civil law. Pero pag sinabi ng tatay mo, anak, sa atin, bawal pa naman yun. Diba? Pumunta ka sa abinida, tumambay ka doon para
'Di ba? Yung ano, 150. Gusto mo. 'Di ba? Ay sa atin bawal pa naman 'yon. O kahit hindi bawal, 'di ba? Pero dahil Kristiyano ka, anong gagawin mo? 'Di ba? At kahit ka hindi Kristiyano eh. But because you have a moral law. 'Di ba? May dignidad ka sa sarili mo. Ay hindi. Hindi ko ibibenta ang sarili ko para ganito, para ganyan. Diba? So, yun yung mga sinasabi natin. So, anong gagawin mo ngayon? You will disobey your parents. Yun yung mga sinasabi natin na ang batas ng tao o ang gusto ng tao, siyempre dapat above yung divine law o spiritual law. Okay? Kaya sa ang susunod ay yan, kung nakita ninyo, ito yung tinatawag na sinalakay natin nung nakaraan, man's sovereign will o free will na tinatawag. Nilikha tayo ng Diyos, may sarili tayong pagpapasya, hindi tayo robot. Handa natin yan. Kaya ini-enjoy natin ang kalayaan na yan. Kaya lagi kong sinasabi, isa sa mga greatest gift ng Diyos sa atin, maliban kay Jesus Christ, is your freedom, your free will. Kaya tayo dito, hindi tayo nandidikta, nagmamanipula. Hindi namin binibrainwash yung utak ninyo para maging blind follower kayo. Sinasabi natin kung ano yung totoo at sinasabi ng Biblia. Kaya dito, transparent tayo. Sinasabi natin yung pangit, sinasabi natin yung maganda. Sinasabi natin yung maganda, sinasabi natin yung hindi maganda. Hindi puro magaganda lang. O ano yun? Hindi po langit lang pinag-uusapan natin dito. May impyerno din. Diba? Hindi tayo katulad ng mga iba na minamanipula yung mga tao para lang maging membro, sumunod, maniwala, etc., etc. That even Jesus. Diba? Mas marami pa. Ewan ko kung gaano katotoo ito. Hindi ko pa naman na-examine. Pero meron akong isang nabasa. Sabi doon, mas marami pa ang tinuro ni Jesus about hell than heaven. Search mo kung totoo. Diba? So, ibig sabihin, even Jesus, totoo siya. Nasabi niya, ito ang mangyayari. Yeah? Kaya, yan yung sinasabi natin na God gave us sovereign will. May kapangyarihan tayo magpasya. At dahil yan, sa ating mga pagpapasya, nangyayari yung mga unnecessary suffering na nangyayari ngayon sa atin. Dahil sa ating mga maling choices, pagpili. Mali yung napili mong asawa, mali yung napili mong trabaho, mali yung napili mong kaibigan. Di ba? Na mali yung napili mong course kung nag-aaral ka. Mali yung napili mong barkada, hindi ka tuloy nakatapos sa pag-aaral. Ba, et cetera, et cetera. So, hindi yan ibig sabihin dahil mali ngayon, tapos na. Mayroon tayong tinatawag na series. Life is a series event. Tandaan natin yan. Yung decision mo ngayon, magre-reflect yan. 5 years, 10 years from now. Hindi ka nag-aaral ngayon. Pagdating ba ng mula 5 years, ay mag-graduate ka na? Pero hindi ka naman nag-aaral ngayon? Ma-exempted ba yung, Lord, patawarin mo ako, hindi ako nag-aaral ngayon. Hindi ko pinagbuti. Tapos pagdating ng graduation ng mga kaklase mo na nagsikap, 'di ba? Kasama ka din doon magmamartsa. Napaka 'di ba? Napaka swerte mo naman. Hindi 'yun ganoon. Magmamartsa sila pero hindi ka kasama. So ganoon 'yun. Kaya life is a series of events. 'Di ba? Yung mga ginagawa natin ngayon. At siyempre, hindi lang yan, meron tayong tinatawag na choices of other, yung power of other choice, di ba? Yung kapangyarihan. Yung sinasabi nila, kahit anong ingat mong driver, kung minsan mga balasubas yung kapwa mo driver,
hindi ibig sabihin hindi ka mababangga. Kahit pa pastor ka, pari ka. Diba? Ikaw ng pinakabanal, sinasabi nga natin. Mayroon nga nabalitaan noon. Mga missionary, mga parang mission, mga team. Nahulog yung van na sinasakyan nila sa bangin. Alam namin, mga missionary pala yun, parang South Korea, mga Koreano, nag-mission sa Pilipinas. Hindi ako nagkakamali, mga more or less 50 yata sila. Majority doon namatay. Piyon mo, yung anak mo, sumama sa misyon, pag-uwi, bangkay. Kung ikaw magulang, at kahit ka Kristiyano, diba? Siguro sa bandang, sa unang balita na marinig mo, Lord, bakit? Ganun agad. But of course, if you are deeper, diba? Mas kilala mo ang Diyos, diba? Sige, pagdating ng panahon, matatanggap din natin. Thank you dahil ang anak ko kahit ganun, nakapag-mission siya. Kaya sabi ni Pablo, sabi niya, magpasalamat tayo. Diba? Hindi naman niya may sabihin na nanakawan kayo. Salamat Lord, nanakawan ako. Salamat Lord, kahit nanakawan ako, hindi kami nasunugan. Diba? Anong gusto niyo? Masunugan, manakawan? Wala. Siyempre, wala. Diba? Pero kung trahedya na hindi may iwasan, yung iba, narinig ko eh, sabi. Lalo na doon sa kapitbahay namin doon, nagkaroon ng medyo konting sunog doon sa kapitbahay namin. Sabi. Buti pang manakawan ka dalawang beses, huwag ka lang masunugan. Kasi pag sunog talaga, limas lahat. Ay magnanakaw, hindi naman niya manakaw lahat yung unan ninyo, yung rep ninyo. Diba? May masisisi pa. Diba? May matitira pa yan, sigurado. Pero kapag sunog, eh lahat. Kahit alkansya mo. Sunog. Yeah? So, yan yung mga tinatawag natin na mga pwedeng mangyari. Because choices, di ba? Yung kagagawan din ng iba. Yan. Kaya nga tayo mahilig manisi ng iba eh. Di ba? Noon pa man, ganun naman na yan. Pero, hindi laging ganun. Meron din tayong sariling pagpapasya. Kaya minsan din natin makontrol yung choices ng iba, pero yung emotion ng iba, pero pwede nating control yung ating emotion at pagpapasya. Tama? So, kaya isang dahilan bakit natin pinag-uusapan dito para malaman natin mayroon din tayong responsibility. May accountability din tayo. Okay? Kaya bakit tayo nagsasuffer ng ganito? Kahit na Kristiyano ka na. Tama? Meron nga akong napakinggan, sabi nila, lalo ng mga Pentecostal daw, isa sa naging dahilan bakit nagkukulang ng diskarte, bakit tamad, dahil umaasa sa Himala. Totoo ba yun? Parang, diba? Parang nung napakinggan ko, parang insulto ah. Dapat kami mas masipag kasi kami yung may Diyos, may grasya na tumutulong sa amin. Diba? Pero naging baliktad. Naging tamad daw dahil umaasa sa biyaya. Umaasa sa Himala. Lord, pagpalain mo ako. Hindi ko sinasabing masama. Di ba? Pero equipping ministry ito, baka nakakalimutan ninyo. Di ba? So, nag-uusap tayo dito, hindi mga bata. Amen? Yan pa ba kayo? Yes. Yan. Kaya lagi kong sinasabi, pag tumatayo ako dito, tandaan ninyo, pag umatin kayo ng umaga, equipping yan. Di ba? So, ang pinag-uusapan natin dito, sabi ni Pablo, ay hindi mga gatas, hindi mga karne. Eh, sabi ni Pablo, hirap sa inyo, hindi ko kayo makausap ng tamang maturity, diba? Yung tamang pakikipag-usap. Diba? Kasi kailangan nyo pa rin gatas. Nabasa nyo ba yon sa Korinto? Yung mga tao doon, grabe.
Ano natin yung Corinthian, matagal ng church, diba? Sabi niya, ang hirap sa inyo, hindi ko kayo makausap ng bilang mature, ano, ginamit sa Tagalog doon, bilang tao o tamang tao, gano'n yata yun. Kaya pag gano'n kasi, naiisip ko, hindi pala tamang tao itong mga kausap niya. Diba? Ibig sabihin, hindi pa fully. Diba? Yan. Kaya, yan yung sinasabi natin. Kaya minsan, madalas, kung napapansin nyo, nagsasalita ako, hindi ko masyadong ini-elaborate, di ba, na ganito, because do your own homework. Di ba, ganun naman mga mature, nag-homework na yan. Di ba? Gumagawa na yan ng sariling pag-aaral, pagpapasya, yan, o sariling pagtuklas. Yan. Dapat maging Berean church tayo, katulad ng Berean church. Alam niyo bang ginagawa ng Berean church? Pag nag-preach si Pablo, talagang sinusulat nila yan. Inaalam. Hindi sila tango lang ng tango, kahit pa si Pablo yan, kahit pa bumubuhay yan ng sampung patay. Hindi yun ang basihan nila. At kung ano sinasabi ni Pablo, ay tama ba sa sinasabi ng salita ng Diyos? Yun ang sinasabi nila. Kaya pagkatapos noon, sabi doon, nananaliksik sila. Diba? Tinitignan nila, ano ba yung sinabi ni Pablo? Is it biblical? Ito ba ay nasa Biblia? Kaya tayo, in-encourage namin kayo, magbasa po tayo ng Bible. Hindi lang magbasa, mag-aral po tayo. Meditate, sabi niya. Hindi katulad ng iba. Huwag kayong magbasa ng Biblia, hindi nyo maintindihan. Mababaliw kayo. Diba? Kaya kung ano yung sinabi nung leader, o nang nagtuturo sa harap, tango ka na lang ng tango. Amen. Yeah. Diba? So, kahit paano sinasabi doon, sambahin niyo ako, amen. Yeah, ganun niya. Yung sinabi ko, yun ang totoo. Amen. Ano niyo yun? Yan. Okay, so, what next? So, pang-apat na tayo. Ito yung huwag nating kaliligtaan, huwag nating kalilimutan na meron tayong kaaway. Amen? Kaya sabi niya sa John chapter 10, verse 10, meron ba dyan? Sabi niya, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. So ang magnanakaw, siyempre, anong gagawin niya? Kasi yun siya. Diba? Yung magnanakaw, magnanakaw siya. Kaya yun siya. Kaya tayo din, mag-ingat din po tayo, lalo na siyempre mga Kristiyano, lalo na kung minsan sa mga kapamilya natin, o mahal natin sa buhay, o mga pamilya natin. Diba? Na pag nagsinungaling, sabihin natin, sinungaling ka! Hinusgahan mo na siya. Kasi pag sinungaling ka, ayan na yan, sinungaling yan. Kaya tingnan nyo, magnanakaw, anong gagawin niya? Magnakaw. Kasi magnanakaw siya. Kaya ang banal ay mabuti, kaya ang Diyos ay mabuti dahil siya ay mabuti. Kaya siya nagmamahal dahil ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Kaya magkaiba yung sinungaling ka kaysa nagsinungaling ka. Di ba? So ibig sabihin, this time nagsinungaling ka, pero hindi ibig sabihin habang buhay ka ng sinungaling. Kasi tinuldukan mo na. Kaya pag sinabi mo, sinungaling ka, tapos na. Uwian na. Tapos na ang laban. Diba? Kaya mag-ingat po tayo. Diba? Kaya sabi ni bang ni Jesus mismo, don't be judged that you will not be judged. Diba? Kaya sabi niya, dumating ang magnanakaw para magnakaw. Pumatay, may extra pa siya. Hindi lang magnanakaw, pumapatay at ang wawasak. So yan ang agenda niya, yan ang mission niya. Pero ang mission ni Jesus, bigyan tayo ng isang buhay na ganap.
1 Peter chapter 5 verse 8. Sabi niya, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Grabe. Pero tandaan ninyo, ang kalaban natin para lang siyang leon. Umaatungal lang. Puro ingay lang yan. Pagkasyano ka, wala yang magagawa. Ngayon, walaw ba kayo doon? Kaya nga para siyang leon. Dahil may totoong leon. The Lion of Judah. Sino yun? Jesus Christ. Kaya si Satanas, gagaya-gaya lang siya. Ako ang leon. Pero peke. Meron nga ako napakinggan na pastor, sabi niya, para lang siyang leon, pero bungal. Walang pangil. So pag kinagat ka, hindi ka maano. Pero ano, makikiliti ka. O, di ba? Hindi ka naman masusuga. Makikiliti ka. Ah, yan palang kiliti mo ah. Kaya, tandaan natin, ang kaaway natin, seryoso siya. Persistent siya. Desidido siya na wasakin ang buhay mo. Wasakin ang buhay natin, ang pamilya natin, ang karir mo, ang kinabukasan mo. Kaya sabi niya, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid. Pero alam niyo ang diablo parang bangaw yan. Anong characteristic ng bangaw? Hindi niyo alam yung bangaw? Parang, ano ba? Langaw. Pero yung bangaw kasi parang matindi yun, malalaki, di ba? Makadiri. Pero alam niyo parang bangaw yan, parang langaw. Kasi kung yung bangaw eh. Di ba? Kung walang dahilan kung bakit siya dadapo yon, hindi yan dadapo doon. Ibig sabihin, may naamoy siya. Na malangsa, mabaho, gusto niya, kaya dumadapo siya doon. So kahit bugawin mo yan, lilipad lang yan, babalik na naman. Hanggang mapatay mo siya. Pero hindi yan. Pero yung sabi mong lalayo, never. Subukan ninyo, pag-uwi ninyo, maghanap kayo ng bangaw. Bugawin mo yan, lalayo yan, di ba? Lilipad yan. Siguro, dadapo doon ng konti. Diba? Mamaya, dyan na naman. Tatawa lang, papahinga lang. Kapagod ka din. Kala mo, babalik na naman siya. Pero kung walang dahilan, bakit siya dadapo yan? Pag tinaboy mo yan, hindi na yan babalik. Kasi wala naman siyang babalikan. Wala siyang naaamoy, wala siyang dahilan para bumalik. Amen? Kaya ang diablo, sabi niya, aali-aligid. So kung wala naman siyang maaali-aligidan, hindi yan mananatili dyan. Pero huwag kang magsabing, nandyan yan. Pwedeng bumalik uli yan. Yung bangaw, pwede naman bumalik yan. Yung langaw, di ba? Pero pag may naamoy na yan, ay hindi yan aalis dyan. Babalik at babalik yan dyan. Kaya, ginamit din ni Jesus, yung sabi niya, in the book of Gospel, kapag yung masamang espiritu umalis sa tao, di ba? At empty, yung buhay, yung puso ng isang tao, babalik yan, hindi lang siya. With best friend pa yan, may BFF pang mga kasama, may BFF pa, di ba? May marites, dati marites lang yung espiritu doon. Diba? Ngayon, hindi na lang marites. Diba? Magsasama pa yan ng iba. Mga BFF ng marites. Ano bang... May backfighter na yan. Diba? May... Sasama niya yan. So, ganun din ang diablo. Okay? Kaya nga, ulitin ko, may programa ang Panginoon dyan. Deliverance. Kaya ang Diyos hindi nawawalan ng pamamaraan. Diba? Ito ba ang problema natin? Okay. So, mayroong programa ang Diyos dyan. Forgiveness,
Pero hindi lang forgiveness, deliverance. Diba? Pagpapalaya. Kaya dapat makalaya. Yan. Kaya sabi niya, umaali-aligid. Yan. Na parang liyong umatungal at naghahanap ng malalapa. Yan. Kaya nga sa Efeso chapter 4, verse 27, sabi niya, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Don't give foothold of Satan. Huwag mong bigyan ng pagkakataon, huwag mong bigyan ng butas, ng dahilan. Kaya kaminsan, may kagandahan din yung one eh. Nanonood ako ng tulpo eh, lalo na noon ngayon, hindi na masyado eh. Minsan, may mga magaganda yung punto niya, mga advice niya. Sabi niya, huwag niyo silang bigyan ng dahilan para kutungan kayo. Diba? Ano kung ano? Huwag niyong bigyan ng dahilan ng mga law enforcer na yan para kutungan kayo. Kasi pag kinutungan kayo, babalik kayo naman sa akin. Hey, tulpo, kinutungan kami. But of course, mayroon talaga namang mga mangungutong. So ang diablo, ganun din. May dahilan. Pangalawa, hindi lang may dahilan. Talagang yan ang buhay niya. Ano ba yung sabi niyo una, binasa natin? Siya ay isa sa mga katangian niya, isa siyang magnanakaw. Ang magnanakaw ba, kailangan imbitahan mo? Ang magnanakaw ba, sabing, oy, gananda ka, mayang gabi, nanakawang kita. Siyempre, hindi. Di ba? Kaya mayroon ding mga ganong sitwasyon na tayo, ina-atake talaga. Kaya sabi niya, umaali-aligid. Di ba? Hindi dahil may dahilan, kundi talagang yun siya. Sabi niya, pumatay, magnakaw, pumatay at mangwasak. Patayin yung buhay espiritual mo. Wasakin yung maayos na ugnayan ninyo ng Diyos, ng pamilya mo, sa trabaho mo, sa karir mo. Handa siyang wasakin yon. Okay? Kaya, para mabawasan, kailangan huwag natin siyang bigyan ng dahilan. Diba? Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon. So, atake man siya, hindi na yan katulad nung may dahilan. Diba? Kaya lagi kong sinasabi din, ang kasalanan, wala namang problema yan sa Lord. Eh. Kaya niyang patawarin. Kahit anong kasalanan natin. Kayang hugasan ng dugo ni Jesus. Walang kasalanan. Maliban sa isang controversial na issue about the blasphemy of the Holy Spirit. But kahit ano pa yan, pero nagiging problema kasi pag yung kasalanan nasa atin, ito yung nagiging daan ng diablo para manatili, tumambay. Kaya madalas sinasabi natin, pinagdadaanan natin. Totoo po yun. Pero minsan may dahilan, tumatambay ang diablo. Amen? Kaya huwag nating dahilan. Bigyan ng dahilan. Okay? Humingi na tayo ng tawad sa Lord. Walang problema dyan. Kayang patawarin ng Lord. Kaya niya yan. Kaya huwag nating bigyan ng dahilan. Kaya ang konteksto dito, kung mababasa niyo, basahin niyo yung basahin niyo yung konteksto niyan, yung Ephesians chapter 4. Basahin niyo yung buong chapter na yan. Makikita niyo dyan na ang dahilan para magkaroon, isa sa dahilan para magkaroon ng pagkakataon ng kaaway, ang ginamit niya dyan, ang pinag-uusapan dyan is about galit. Diba? Kaya sabi ni Pablo, basahin niya sa mga unang verse, sabi doon, pag nagalit kayo, huwag niyong hayaan na lubugan ng araw. Hindi niya sinabi na abnormal, kasalanan, etc. ang magalit. Even Jesus nagalit, ang Diyos nagagalit. Amen?
Even Jesus, nagalit. Nag-say sparring pa nga eh. Talagang, siguro that time, kung ikaw yung nandoon, di ba, ikaw yung follower of Jesus, tapos nakita mo, binalipag na ganyan yung mga lamesa, mga sabi nung, si Jesus ba yan? Si Pastor ba yan? Pero nagalit siya. Pero sabi doon, hindi nagkasala. Kaya pwede palang magalit na hindi magkasala. Di ba? Pwede kang magalit, pero hindi mo kailangan apak-apakan, mura-murahin, limurain, di ba? Ano pa ba yung ginagawa natin pag nagagalit? Maliitin yung kapwa mo. Yun ang kasalanan. Kaya nagiging kasalanan ang galit kasi pag nagagalit tayo, mumurahin mo siya, di ba? Mamaliitin mo siya, etc., etc. Yun ang ayaw ng Diyos. Hindi ang tinutumbok natin yung nangyari, yung issue, kundi yung pagkatao niya. Di ba? Ano tayo kung minsan? Ikaw kasi. Kaya minsan, humahaba. Nadadamay pati biyanan, nanay. Di ba? Di ba? Ganun tayo. Kaya hindi natatapos. Imbis na ang issue lang, eh, toothpaste lang. Ah, napupunta na sa... ang laba na. Diba? Saan ba napunta yung away? Diba? Ano bang dahilan? Toothpaste. Toothpaste lang pala. Saan ba pipisilin yung toothpaste? Sa unahan, sa likod. Diba? Nag-away na. Ngayon, nadamay. Pati yung biyanan. Diba? Kasi yung nanay mo, marites. O ano ang sinasabi? Ba't napunta sa nanay? Toothpaste lang naman yung... Di ba ganun? Kaya doon nagagalit ang Diyos o ayaw ng Diyos pag nagagalit tayo. Pero hindi kasalanan ang magalit. Amen? Ang kasalanan, kung paano mo gamitin yung galit. Parang pera din yan. Hindi naman kasalanan ng pera. Wala namang magagawa yung pera na yan. Kahit bungkus-bungkus yan na pera. Wala namang... Pero paano mo siya gagamitin? Diba? Ang talent natin, napakagaling mong umawit. Paano mo yan gagamitin? Pero binigay yan ng Diyos as good, maganda. Diba? Pero how? Paano mo siya gagamitin? So, ganun din po yung galit. Okay? Kaya huwag kayong magigilty pag nagagalit kayo. Tignan mo, paano ka magalit? Diba? Kasi kapag inalimura mo na, yan, yan yung ayaw ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Kapag sinabi mo sa iyong kapwa, ulol ka, maimperno ka. Si Jesus nagsabi niyan. Sa book of gospel. Diba? Kaya sabi niya, sa paghuhukom, huhusgahan yung ating mga sinasabi. By your word, you will justify or you will condemn. Salita mo, pwede kang mapawalang sala o maparusahan. That Jesus said. Okay? Kaya, dapat maintindihan po natin ang bagay na yan. Okay? May kapangyarihan. Ang Diablo, ulitin ko, sinabi ko na noon, pero gusto kong ulitin uli, huwag natin siyang maliitin. Pero huwag din natin siyang katakutan. Amen? Huwag niyong babaliwalayan. Di ba? Mamaliitin. O parang, ano bang tawag doon? Di ba? Parang, wala yan. Yung mga gano'n. Di ba? Ay, santabi. Basta yung parang, di ba, yung mga ganon, kung ikaw sana, laki mo, di ba, ang galing mong sumuntok, tapos ilalaban sa'yo, napakaliit, sabi nyo, ay, wala. Kampante, yun ang isang maganda. Huwag kayong pakakampante sa Diablo. Bakit? Kasi ang Diablo, yung sinasabi nila, matalino, hindi, bubo po siya. Pero ang nakakatakot, trailer siya. Sa mga bata, ang tawag nila dyan ay, maduga. Ha? Ayan, nagtaalala ko dyan ng pug.
Duga mo. Eh, tinanong, ano ba yung duga? Kala ko luga. Mabaho sa tenga. Alam ko luga eh. Duga mo? Anong duga? Madaya, sir. Ah? Ang diablo, madaya siya. Kaya mandaraya, yan ang isang karakter niya. Tandaan natin yan. Hindi lang siya magnanakaw, mandaraya pa. Diba? Tayo minsan nadadaya, pero ang diablo, mandaraya na talaga siya. Kaya hindi yan humaharap ng laban ng patas sa mga Kristiyano. Kasi sa atin, hindi problema si Satanas eh. Kaya nga si Satanas, mayroon siyang team song eh. Ano ba yung team song niya? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Ah, team song niya. Kasi lagi sa atin, sinisisi natin agad si Satanas. Ayo ba? Yun naman talaga eh. Hindi ko pinagtatanggol sa Satanas ah. Pero ang gusto lang natin dito, be responsible. May decision tayo. Kasi si Satanas, sa atin na mga Kristiyano, wala na siyang magagawa. Ah, magagawa. Kaya ganun na lang yung kanta niya. Pero sa mga unbeliever, hindi ganun. Akin ka. Meron kami pinuntahan noon ako eh, na demon possessed, sabi niya sa akin eh. Hindi mo siya makukuha, akin siya. Sinungaling ka talaga. Lumayas ka dyan. Hindi, akin siya. Ba? Kailangan ka nagkaroon ng ganyan. Wala kang pag-aari sa mundo. Kikipag-debate pa ako sa iyo, wala kang panahon, lumayas ka. Kaya gano'n. Wala kang panahon sa iyo. Kaya gano'n. Akin siya! Akin siya! Ang diablo, nangaangkin na lang yan kasi wala siyang pag-aari. Kaya nga magnanakaw siya. Kaya mandaraya siya. Kaya huwag kayong maniniwala. Diba? Yan sabi nila. Kon namin yan. Lahi namin yan. Diba? Ang pakinggan niya naman yung ganon? Homosexual. Ay, kasi lahi namin may homosexual eh. Mana-mana yan eh. Hindi po totoo yun. Kayong maniniwala doon. Amen? Deception yan ng kaaway. Kaya nga, ayan, sabi niya, huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon. Kaya ang diablo ay wala na siyang magagawa sa atin. Tandaan niyo yan, tayong mga Kristiyano. Pag Kristiyano ka na, tumanggap ka na sa Panginoon, pinag-uusapan na natin, hindi ako Kristiyano, kung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, hindi ka kapakasali dito. Paglabas mo maya, umanda ka. Diba? Pero kailan, tanggapin mo na ngayon. Diba? Kung nakikinig ka, hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, mamayang gabi, umanda ka. Diba? O kailangan tanggapin mo na. Diba? Yan lang ang paraan. Wala nang iba. Kasi spiritual battle to. Spiritual power to. Kaya hindi mo kailangan tutukan ang kanyon si Satanas dahil hindi mo naman matututukan. Kahit paanong high-tech ng missile mo. High-tech ng pera, ng baril mo. Wala yang magagawa. Gagamitin niya pa nga yan eh. Diba? Kasi ang labanan dito is spiritual. Spiritual power. So we need spiritual power. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon in Ephesians chapter 6, 11, 13, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. So hindi lang ang diablo ha. Alam nyo, may mga lalang pa siya. May mga alipores pa siya. Hindi lang siya. Hindi lang nag-iisa si Satanas. Sapagkat ang kalaban natin, sabi niya, ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu. Masasamang espiritu sa himpapawid. Bisibin, marami. Mga pinuno, ayan, may ranggo pa sila. Mga pinuno, may kapangyarihan at magat ang kapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng
Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan at magagawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos ng pagkipaglaban, anong mangyari? Natili pa rin kayong matatag. Mga kapatid, may laban. Yan ang realidad. Amen? May battle. May spiritual battle tayo. Hindi natin yan pwedeng itanggi at hindi natin yan pwedeng talikuran o isang tabi. Anong gagawin? Harapin. Kaya kung babasahin ninyo yung armor na ibinigay ng Diyos sa atin, walang protection sa likod. Nabasa niyo ba yun? Diba? Kung hindi nyo pa nabasa, kung bago-bago pa lang kayo, basahin nyo ang chapter 6 ng Ephesians. Assignment nyo yan para malaman ninyo kung totoo yung sinasabi ko. Dito lang, breastplate of salvation, helmet, di ba? Shoes, di ba? Pero pagdating sa likod, walang back protection, di ba? O anong tawag doon? Di ba? Wala. Kasi, nung panahon ng Roman Empire, nung panahon ng laban-laban noon, panaan yan, di ba? Hindi katulad ngayon. Wala silang pakialam kahit may helmet ka, isang missile ka lang. Hindi na matagpuan ang katawan mo kung saan. Pero noon, ganun yun. Kaya nilalagyan pa nila nung apo, yung pana, di ba? Nagliliyab, sabi doon, na pana ng diablo. Kaya pwede ko pang masangga yan, natama yan. Pero pag tumalikod ka, pwede kang tamaan ng sibat ng pana. Kaya dapat huwag kang tumalikod, huwag kang tatalikod sa laban. Kasi pag tumalikod ka, akin ka, sabi ng kaaway. Tumalikod ka, akin ka. Kailangan humarap ka. Diba? Pero huwag kayong mag-alala. Ang laban natin na ito ay laban na hindi para manalo. Hindi ito laban para sa tagumpay. Laban ito ng tagumpay. Sana mapagkaiba natin yon, ma-differentiate natin. Amen? Hindi tayo nakikipagsuntukan katulad ni Pacquiao para manalo. Nakikipagsuntukan tayo dahil tayo ay panalo. Because we are on the winning side. Bakit? Dahil ang ating captain. Kaya mayroon tayong awit, di ba? Jesus is my captain. I shall not be moved. Pero kung si General Girarosa ang captain mo, wala. Atras ka. Kaya sabi niya rito, pagkatapos ng laban, manatili kayong matatag. So, anong gagawin? Gamitin yung kalasag. Hindi yan gagamitin ng Diyos para sa'yo. Ikaw ang gagamit niyan. Kaya sabi niya, gamitin ninyo. Put the full armor of God. Hindi naman yan pag-usapan natin ngayon, but I gusto ko lang sabihin sa inyo na sa laban, hindi tayo iniwan ng Diyos na defenseless, na walang panlaban, walang kakayanan. At sabihin, huwag kang mag-alala, anak, I protect you. Hindi. Binigyan tayo ng magagamit sa laban na ito. Ulitin ko, hindi para magtagumpay. Kaya nga sabi niya, pagkatapos ng labanan, hindi niya sinabing magtatagumpay kayo. Sabi niya, mananatili kayong matatag. Napansin niyo ba yun? Yan, sabi ni Jesus. Sabi niya. Hindi niya sinabi, pagkatapos ng labanan, kayo ang nanalo. Hindi. Panalo na nga kayo eh. Kailangan mo lang humarap, lumaban, maging matatag. Sabi niya. Kaya pagkatapos ng laban, ang judge, hindi magsay, ikaw ang panalo, ikaw ang talo. No. Ang sabihin niya, nananatili ka pa rin matatag. Dahil panalo ka na. Amen? Amen. Kaya laban lang. Kasi, lalo na kung kasama natin ang Panginoon. Okay? Kaya, yan yung assurance natin pagdating sa battle. Meron ba tayong mga battle na kinakaharap ngayon? Amen. Of course, meron. Abnormal nga, meron. Tayo pa. Unless bata.
Diba? Pero the more you mature, the more you're responsible, accountable, dumadami yung battle natin. Amen? Pero maganda dyan, kasama natin ang Panginoon. Okay? Kaya binigyan niya tayo ng kagamitan. Kahit andyan yung kagamitan, gamitin natin. Kasi pag hindi mo ginagamit, wala. Diba? Kaya maraming Kristiyano, Kristiyano na, matagal na, kaso hindi ginagamit yung armor of God. Kaya sabi niya, gamitin ninyo. Bakit? Kaya sabi niya, yan, verse, ano? Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Hindi lang iisa, lahat. May sabihin, marami, lahat dapat gamitin mo. Para sa oras na dumating ang kasamaan ay magagawa ninyong makipaglaban. So may darating talagang kasamaan sa buhay. May dilubyo talaga na darating. Amen? Hindi ka exempted doon. Hindi tayo exempted doon because you are righteous. May dilubyo talaga. May kasamaan talaga. Pero, sabi niya, magagawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos, diba? Matatag pa rin kayong nakatayo. Stay put pa rin kayo. Okay? Kaya nga, isa sa sinabi ni Jesus para assurance sa atin, sabi niya, naganap na. Diba? Sa cross ng Calvario. It is finished. Tapos na. Kaya tinapos na niya ang laban. Sa Colossians, sabi doon, ang diablo ay pinarada, ipinahiya na siya nung namatay si Jesus. Kaya hindi na natin siya kinakatakutan. Pero ulitin ko, hindi mo naman siya babaliwalain because there's still power. Amen? Yan. Kaya nga sabi niya, in Luke chapter 10, verse 9-20, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Lahat, walang exempted. At walang makakapanakit sa inyo. Ngunit, magalak kayo hindi dahil sa napasuko ninyo masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong pangalan. Wow. Kaya kung lumayas yung espiritu sa iyo, thank God, I am saved. Hindi sabi niya, oh, espiritu pa. Demon possessed pa. Saan pa? Diba? Ang sabihin mo, salamat. Diba? Nakatala ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Kaya kung medyo mag-i-extreme tayo dito, pag hindi lumayas ang demonyo sa iyo, ibig sabihin, you are not saved. Sorry for the word. Diba? Amen? Kaya sabi niya, normal yan. Huwag ka nang magtaka. Ang sinasabi niya. Kaya si Jesus noon, di ba, normal lang sa kanya. Ano yung espiritu na yan? Olayas. Hindi yan parang magic na napalabas, di ba, na parang pang-attract sa mga tao, etc. Hindi ho ganun. Kasi part yan, normal yan. Kaya pag may na-demon possess, pumunta ka doon, lumayas ng demonyo, hindi yan phenomenal na parabang, di ba, na, oh, napalayas ko yung demonyo. Kaya yung mga inutusan ni Jesus, di ba, na partner, yung 72, na disciple, sabi, magpalayas kayo, ganyan, mga masakit, pagalingin ninyo, pagbalik na, excited sila. Siguro, payabangan sila. Di ba? Ilang demonyo napalayas mo? Ilang sakit? Anong sakit? Lagnat lang sa akin. Eh, ikaw, cancer. Ikaw, pilay, lumakad. Wow! Ikaw, buhay na buhay. Ha? Ay, buhay na buhay. Patay na buhay. Ha? Hindi ganun. Kasi pagbalik nila, excited sila. Nagre-report sila. Sige, payabangan. Pero sabi ni Jesus, oh, kalma lang. Huwag kayong matuwa dahil nangyari yung mga yon. Kaya tayo, hindi tayo naghahanap ng himala. Sabi sa Bible, in Mark, signs and wonder will follow us.
susunod sa atin ang himala. Hindi tayong susunod sa himala. Kasi ang dami namang himala. Magician lang, himala na yon. Di ba? Kaya huwag mong hanapin ang himala. Ang himala, susunod sa iyo. Di ba? Mark chapter 16, basahin nyo. Signs and wonders will follow. Kaya yung ba, masyadong extreme, di ba? Ay, sa church na yan, walang lumalayas na demonyo, ayoko dyan. Ikaw na ngayon demonyo, kaya ka lumayas. Di ba? Kaya walang himala. Ay, walang, hindi yun ang... Kaya sabi niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ito yung pinakamaganda nun eh. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napasuko ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong pangalan. Kung titignan natin to, di ba? Para bang ang paglayas ng demonyo, normal yon sa atin. Kasi nakatala yung pangalan mo. Hindi yan struggle. Makailangan, papalayas ako ng demonyo, papasting ako 3 araw. Bagamat may mga ganun talaga, minsan, di ba? Parang takot tayo. Yun nga, may pangyayari noon, isang pangyayari noon, tinawagan ako dito, tinext na ganyan. Bakit? Anong kwan? Hindi sinabi na may possess pala. Kaya sabi ko, naku, baka pag alam kong possess, baka hindi ako pumunta agad. O baka hindi ako pumunta. Di ba? Yung ganun tayo, mga hagam-agam minsan. Pero dapat baguhin natin yung perception niya. It's a normal thing. Amen? So, hindi na kayo matatakot sa demon possess. Walang makasagot eh. O, kundi pa ako. Kundi pa? Sabi, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan. Sabi niya, ang ahas, mga alakdan. Para hindi umawit sa atin ang diablo. Awitin yung theme song sa atin. O ang nakikita. Ano yung umaawit na yun? Kasi pag ganon, ibig sabihin, nandyan lang siya. Hindi siya lumalayas. Pero kapag ganyan, ako, nakakatakot naman to. Ewan ko, may kwento na napakinggan ko lang din naman. Hindi ko naman ganyan. Ewan ko, exaggerated or whatever. Pero, yun nga, sa Batangas daw noon, mayroong membro doon ng Satanism. Madaling kwento, hindi siya ordinaryo. Nagtatransport na siya ng walang transportation. Malala niyo si Peter noon? Di ba? Kausap niya yung eunuch. Diba? Tapos, binautismuhan niya. Pagkatapos bautismuhan, nawala bigla. Nakita siya, andun na sa ibang lugar. Siya ganun din. Ayan. Hindi na sila ordinaryong membro. Yun ang kwento. Tapos, napunta siya sa church. Sabi nga nila, umupo pa nga daw dun sa harap. O, hindi kayo ha. Pero sabi nila, umupo sa harap. Sa harap talaga ng pastor. Nagulat sila ba? First time, umupo sa harap. Pero siyempre, nayaan nila. Yung pala, may mission siya para patayin yung pastor, wasakin yung church. Diba? Sabi ng Bible, diba? Pag wala yung shepherd, makakahalat ang tupa. So, yun ang mission. Ang nangyari, nabaliktad. Siyang na-deliver. Sumuka ng maitim na dugo. Diba? Ganyan, na-deliver talaga siya. And then, nagkwento daw siya, nag-testimony. Sabi niya, kaya ka nalaman nila na ganun daw siya. Tapos sabi niya, nung membro pa ako ng Satanism, sabi niya, ang mga Kristiyano, pag tinitignan namin, may mga nakakatakot. Meron naman yung hindi mong malapitan. Bakit? Kasi ang tingin daw nila, ewan ko, totoo ha, pero sabi nila, tingin daw nila sa mga Kristiyano, meron yung mga ilaw, di ba? Sabi niya, tayong ilaw ng sanlibutan. Kung ma-imagine niyo yung mga kandila, meron daw yung mga ilaw ng Kristiyano, andap-andap na lang. Meron naman daw yung napakalaki, meron naman talaga yung napakaliwanag. Kaya sabi nila, makita lang namin, tatakbuhan na kami. Hindi kami makapalag, hindi makalapit. Pero meron naman daw yung andap-andap na lang, kunting ihip na lang, patay na. Kaya napacheck up, ano bang ilaw po? Dali nga, fluorescent.
Oh, tingnan natin. Ano bang ilaw na mayroon na tayo? Tingnan, Lord, pakita mo sa akin. Para na ba akong kandila? O parang lampara? O parang fluorescent? Parang Christmas light. Andap, andap. Mas delikado. Mas delikado. Tandaan natin, anong sabi ng Bible? Ang diablo umaali, aligid. Baka kung kailan ka nakaandap, madilim, di ba? Malaya. Maliwanag, okay. Di ba? Tandaan natin, takot ang liwanag. Di ba? Takot sa dilim. Takot sa liwanag. Andiyan pa ba kayo? Yan, pero... isuot natin, lagi nating tandaan, may laban, kaya isuot natin ang armor of God. At kayong mag-alala, sa labanan na ito, hindi tayo lalaban para manalo, nalaban tayo dahil tayo mga mananagumpay. Parang we take the authority lang. Parang kinukuha mo lang. Para bang mga kanyan eh, kinuha lang yan sa'yo, hindi, sa akin yan. Diba? So, yun, ngayon magditimandahan kayo. Hindi mo para ang kinin yun, kundi sa'yo yun. So, ganun din yun. Kaya nga, sabi niya, in Romans chapter 8, verse 37, pero mas maganda sa English version. Pero sabi niya rito, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kaya-kaya nating mapagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Kahit ganito yung kalagayan natin. Ibig sabihin, ano ba yung kalagayan natin? May laban. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil may nagmamahal sa atin, si Kristo, sabi niya, kayang-kaya natin ito mapagtagumpayan. Palakpak nga dyan para kay Jesus, our captain. Kaya dapat siya ang captain natin. Yeah? I shall not be moved, sabi niya. Bakit tayo mananalo? Dahil mahal niya tayo. Naniniwala ko ba kayo doon? Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi dahil kung ano ka. Hindi dahil magaling ka. Guwapo ka, mayaman ka, mahirap ka, may degree ka. Kundi dahil mahal ka ng Diyos. We are victorious dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? That's the reason why. Bakit tayo nagtatagumpay? Dahil mahal tayo ng Diyos. Thank you for the effort, for the skill, for the talent, opportunity, the gadget, technology. Thank you for that. But because of the love of God, dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Yan. So, yan ang isa sa dahilan. Bakit minsan kahit righteous nagsasuffer because of the power of the enemy o dahil mayroon tayong kaaway. At pangalima, alam niyo, tapos na. Ito yung tinatawag na sovereign will of God. Tayo mayroon sovereign will, di ba, of man. Mayroon din siyempre ang Diyos. Siyempre siya lumikha sa atin. Kaya nga, yung, anong tawag doon? Yung image niya. Diba? Na nasa atin. Ayong galing sa Kanya. At tandaan natin, ang kalooban ng Diyos may dalawang klase. Ano yun? Yan, that's permissive will and, yan, perfect will. Permissive, dahil pinayagan na lang niya. Dahil wala namang nangyayari sa mundo na hindi kalooban ng Lord. Kaso nga lang, pinapayagan niya. Ngayon, kung bakit, maraming mahaba-habang kwentuhan yan. Di ba? Pero, walang nangyayari sa mundo na hindi pinayagan ng Diyos. Kaya kung mababasa niyo sa Bible, meron talaga yan. Sabi niya, may mga nangyayari sa mundo na kalooban ng Diyos. Pero, yun nga, it's a permissive will. Dahil, ini-honor yan. Yung natural law, di ba? Yung sovereign law natin, yung man-made law natin, etc. Di ba? Kaya dapat masundan nyo yung pinag-uusapan natin. So, yan ang dahilan kung bakit
Kahit hindi natin matanggap, minsan, mahirap, sabi natin, kalooban ng Lord. Totoo po yun. Pero maraming factor, bakit nangyari yun. Pero, at the end, pinayagan na yan ng Diyos. Amen? At mayroon naman yung tinatawag na, yan, perfect will. So, ito talaga yung saktong kalooban ng Lord. Na dapat mangyari, dapat maghanap. Kaya, yun dapat ang maghanap. Pero ang problema, dahil nga sa maraming factor na pinag-usapan natin. Susundan niyo ba? Sana huwag po tayong malito kasi dito tayo magbabattle ngayon. Diba? Dahil kahit ako, hands down, wala akong magagawa. Because pag sovereign will ang mangyari, wala tayong magagawa. Kahit sino. Because He is God. Amen? Kaya nga, let God be God. Maraming sitwasyon out of our control. Yung decision ng ibang tao, hindi natin yun control. Kaya madalas sinasabi natin, there's a better plan. Totoo po yun. Pero alam nyo, ang Diyos kasi, remaker siya. Yung mga nasira, binubuo niya muli. Nasirang pangarap. Diba? Kaya tingnan nyo, kapag mga kabataan lumalapit sa Panginoon, nabubuo muli yung sirang pangarap nila. Diba? Natututong mag-aral, mag-focus sa pag-aaral, diba? Mag-seryoso sa buhay. Dahil ang Diyos, way maker. Gumagawa siya ng daan, paraan. Kaya minsan, o madalas, na-align pa rin doon sa kalooban niya. Kaso lang, maraming mga dapat hindi na mangyari, nangyayari na. Na-damage na. Kumbaga, damage na siya. Kung sugat, pilat na. Diba? Pero, kayang ayusin ng Lord. Kaya marami siyang programa. Kaya nga, way maker siya. Promise keeper. Baka inaawit natin yun, hindi nyo sinasapuso. Diba? Hindi nyo ninanamnam yung meaning. Kasi minsan, ganun na tayo eh. Kapag alam mo na yung awit, hindi mo na, diba? Basta inaawit mo na lang kasi gusto mo yung melody, kasi gusto mo yung, parang worldly lang din yan eh. Di ba? Dahil gusto yung melody, gusto mo yung, minsan, hindi na natin ninanamnam ano yung sinasabi ng awit. Diba? Yung pala, tinutulak ka na na mag-suicide, tinuturoan ka na palang mag-cheat, tinuturoan ka na palang, yung pala yung sinasabi noon. Yung Hotel California, alam nyo, isa sa mga paborito ko noon, nung uso pa ng sayaw-sayaw kami noon, sa mga pistahan. Alam nyo ba yung awit na yun? Pero grabe yung awit na yun. Pero ako, gustong-gusto ko yun noon kasi hindi ako mahilig sa mga modern-modern. Yung mga usapan namin noon, sweet para dikit, di ba? So, yung Hotel California, napakahaba kasi yun. Nakaka niyo yun? Introduction pa lang. Istorya kasi yun. Kaya introduction pa lang, yung palang, diba? Yung intro pa lang niya, tang-nung-nung-nung. Takbuhan na kami. Kasi mahaba eh. Makapagkwentuhan kayo. Kaya kapag special request, ah, talaga naman. Pero hindi namin hindi mo iniisip, ano ba yung kinukwento no? Alam niyo ba yung kwento no? Grabe. So, ang nakakalungkot, kahit sa spiritual o sa ating mga worship song, minsan nagiging ganun. Parang worldly ang ting, di ba, ang kuha natin, trato natin sa worship sa Panginoon. Kaya minsan ay emotion na lang tayo. Hindi naman talaga nananamnam yung message. Diba? Kaya, ayun, sa susunod pag umawit tayo, namnamin natin. Diba? And we claim it. Diba? We believe it. Dahil kahit sa awit, nangungusap sa atin ang Panginoon. Okay, there's a perfect will. Yan. In Isaiah chapter 55 verse 8, sabi niya, sinabi ng Panginoon,
Ang pag-iisip ko ay higit katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. May sovereign will ang Lord. Amen? Kaya ibig sabihin, hindi natin din siya pwedeng diktahan katulad natin. Hindi niya tayo dinidiktahan. Hindi niya kinukontrol yung ating sovereign na ibinigay sa atin. Ibigin mo siya ang nagbigay, pero pinagkatiwala yan sa atin. Imagine mo yun. Di ba? Tayo kung minsan, nagregalo ko nga, nagbigay ka nga, asan yung kan mo? Ah, gamitin ko. Pero nga. Diba? Hindi ko alam yung password. Kailangan alam ko kasi ako nagbigay. Pero ang Lord, hindi siya ganun. Amen? May ganun ba dito? Ah, wala naman siguro. Kaya, pag nagbigay siya, all out yan. Tiwala niya siya sa'yo. Kigamitin mo o hindi, pero ang expectation niya, ang plano niya, ang perfect will niya, gamitin mo yan sa tama. Yun ang plano niya. Diba? Kaya niya binigay. Okay? Kaya sabi niya, ang pag-iisip ko, hindi sa pag-iisip ninyo. Kaya, wala tayong karapatan para questionin ang kalooban ng Lord. Amen? Wala. That's why God has a grace. May biyaya ang Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya pagdating sa kalooban ng Diyos, kailangan natin, hindi lakas natin ang paiiralin. Ang kailangan natin, hindi talino ang paiiralin. Kailangan natin biyaya ng Diyos. Because without grace of God, hindi ka mananatili. Hindi mo makakayanan kung ano ang kalooban ng Lord. Amen? Hindi mo kakayanin. Kaya lagi na sinasabi, diba, huwag kang magnangang sarili mong karunungan, magtiwala ka sa Diyos. Sinasabi niya yun, the biyaya, the grace of God. Diba? Lahat ng pinagdadaanan natin, we need grace of God. The enablement power ng Diyos. Okay? Huwag tayong magmalaki. Kaya sabi niya, kaya nga kahit sa salvation, diba, we are saved by grace through faith. Para wa tayong may pagmalaki, sabi niya. Ganon din sa pagharap natin sa kalooban ng Diyos. Naalala ko yung isang kwento noon, minsan nakwento ko na sa ibang mga leader, ni Bishop. Meron daw silang na-encounter na pastor na kinasuhan ng rape yata, parang ganon. So sa madaling kwento, nakulong siya. Punta sa kulungan. Pagdating sa kulungan, tuwang-tuwa yung mga priso. Nung nalaman nila na pastor siya. Bakit? Kasi matagal na pala silang nananalangin na magkaroon sila ng pastor. Kasi yung pastor daw nila, nawala na, lumaya na. Ayun, nagpipray ngayon yung mga priso. Lord, bigyan mo kami ng pastor. Dumating ngayon yung pastor, pero may kaso. Ano, ang tanong, paano may reconcile yan? Di ba? Kaya bang i-reconcile ng isip natin yan? Na kailangan pang kasuhan ng rape para lang mapunta doon? Pero we don't know. Diba? Kung totoo man yun, o ano man yun, o ano mang dahilan, di natin alam. But only God knows. Let God be God. Kaya sabi niya, marami tayong pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Yan. Time will come sa ayaw mo at sa gusto. Ngayon, meron pa tayong freedom, meron pang binibigay ito. Pero darating ang panahon, ang Diyos, paparanas niya ang pagiging totoo niyang Diyos. Kaya sabi niya, nilikha tayo ng Diyos
At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng pagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa may tinalaga na ng Diyos na gawin natin. So, dapat makipag-isa tayo kay Kristo. Kaya lahat ng kabutihan natin, biyan, lampas, nang wala si Kristo, basahan. Kahit ikaw na ang pinakamabait na tao sa mundo, ikaw na ang pinaka-generous na tao sa mundo, but without Christ, basahan. Yan sabi sa Isaiah, ang tingin ng Diyos sa mga mabubuting gawa natin ay mga basahan lang. Mga rug. Kaya, para makonsider ang kabutihan mo, kailangan mo si Kristo. Kasi yan ang plano ng Diyos. That's the perfect will of God. At yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Bakit? Dahil siya ay mabuti na Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mabuti at dakila sa lahat. Tayong lahat sa mandaling yumuko, tayo manalangin sa Panginoon. Sige, patuloy nating hayaan na makausapin tayo ng Panginoon. Buksan lang natin ang ating puso't isipan. Pag saralong isip natin, siyempre walang papasok dyan. Kailangan buksan natin. Ngayon, sa mga sandaling ito, kami po ay nagpapasalamat, Banal na Espiritu, sa pagsama niyo po sa amin. Lord, salita, kahit isip namin ay hindi sapat para ipaliwanag ang lahat ng bagay. Kung kaya nga po, Panginoon, patuloy po kami na dapat huwag tumigil. Nabasahin, pag-aralan, meditate ang iyong mga salita. Dahil dito namin, mas nakikilala ka. Mas matuto po kaming magtiwala sa inyo. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga nakinig, tumanggap, naniwala sa iyong mga salita. I pray, Lord, uniulit ko, Panginoon, dalangin ko, patunayan mo to sa buhay nila. At kung sila man nagugulumihanan, Lord, bigyan mo ng kapayapaan. At ikaw ang tutugon sa lahat ng ito. Sinamahin, hindi pa tumanggap sa inyo, nagsuko ng buhay. Lord, katagpuin niyo po sila. Tuto sila, balik loob at sumuko sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Salamat sa inyong attention. Pakikinig. God bless you more.